unstable. Yan ang salitang maiugnay natin sa posibleng kaguluhan na magaganap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ilan nga sa malalakas na nasyon ang nagnanais na magkaroon na ng diplomasya ang dalawang bansang ito. Ngunit kung aanalisin mo ang aksyong isinasagawa nila ay tila taliwas naman ito sa mga ginagawa nila. At isa na nga dito ang pag-reject ng United States at miyembro ng NATO sa hiling ng Russia sa kanila. So bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Alam mo ba na nagsagawa ng formal na demand ang Russia sa NATO? At ito nga ay may kinalaman din sa pakikipag-ugnay nila sa Ukraine. Ilan sa pakiusap ng Russia ay ang pag-atras ng pwersa ng NATO sa Eastern Europe. Ang hindi pag-aproba ng NATO na maging kasapi nila ang Ukraine. Limitahan ang military exercises. At ang pag-pull out ng mga sundalo at mga nuclear weapons sa mga bansang may connection noon sa Soviet Republic at Warsaw Pacts. At tahasang sinabi ng Russia na handa silang makapag-negotiate kung aaprobahan ang demand nila. Ngunit ang ilan sa mga ito ay disaprobado ng NATO. Ipinaliwanag naman kasi ng NATO na hindi talaga nila pwedeng kanselahin ang open door policy nila, na kung saan ay kahit anong estado ay maring sumali sa kanilang alyansa. Mari kasing ito ang maging daan para makapasok sa NATO ang Ukraine, na siya namang ikinababahala ng Russia. Pero alam mo ba na isa sa kwalifikasyon para maging miyembro ng NATO ay dapat na walang problema sa democratic governance at gayon na din sa korupsyon. At isa nga ito sa rason kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi talaga maaprubahan ang Ukraine sa NATO. May mga naaprubahan, may mga nasa due process, at talagang may mga dinisapprove. Kapansin-pansin na ang karamihan sa mga dinisapprubahan ay may kinalaman talaga sa posibleng maging invasion sa borderline. Ang ilan ay aprobado, ngunit kailangan ay may reciprocal agreement. Alam mo ba na isa din talaga sa napansin ko habang gumagawa ko ng content about sa possible invasion ng Russia sa Ukraine ay ang United States. Sapagkat inanunsyo naman ng formal ng Russia na wala silang balak lusubin ang Ukraine. Ngunit sa mga impormasyon at aksyon na pinapakita ng mga taga-Western ay tila pinapalabas nila na magtatangka talaga ang mga Ruso na mag-invade. Na animoy, pinipilit pa nila na talagang magkakaroon ng mga inkwentro. Gaya na lang din ng patuloy nilang pagpapadala ng mga sundalo at armas sa Europa, which is obviously na isa sa hiling ng Russia na ibinasura nila. At dahil kasi dito, imbis na diplomatikong negosasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine ang magaganap, ay maring mauwi na talaga ito sa kinakatakutan ng mga sibilyan, ang sagupaan.